Kaya pala hindi ko na nakikita yung pusa na palagi nilalaro namin ni Jenny. Hi, ako si Jovi. 11 taon nang gasambahay sa pamilyang Pakistani. Good morning. Ngayong umaga, ito naman yung schedule ko para maglinis dito sa bintana at hindi ko inaasahan na makita ko itong pusa na palagi namin nilalaro ni Jenny noon. Ilang linggo na hindi ko na siya nakikita at ito na siya guys. Ganyan na palang nangyari sa kanya kaya hindi ko na siya nakikita. Doon ko siya nakita sa pinakadulo. Kawawa naman siya. Pero wala siya talagang amoy guys. At ngayon mahirapan ako dito dumaan kasi nga gusto ko sanang linisin itong isang bintana namin dito sa likod. Pero daming tambak ng Harris or ng caretaker sa building dito. Tingnan nyo naman guys. Mahirapan ako pumunta dyan sa isang bintana. Pero lilinisin ko talaga yung isang bintana mamaya. Ito muna ang isang bintana ang lilinisin ko kasi walang sagabal. O baka mabash na naman ako, bakit hindi ko daw nilinis ng maayos? Guys, naka-hyper time lapse yan, ha? Huwag nyo naman ako i-bash. At ito na talaga yung last na bintana na lilinisin ko. Nakapatong lang ako dyan. Kulay orange na parang tubo. Hay, naku, palagi pa akong tumitingin sa baba. Baka may ahas. Naku, naku. Pero simula dumating ako dito guys, hindi pa ako nakakakita ng ahas talaga. Kaya safe tayo dyan. At mainit na ngayon dito sa labas. Kaya sobrang init na nitong grill ng bintana. Hirap hawakan. At pagkatapos ko maglinis dito sa bintana sa likod, ay pumasok na ako sa loob. At ang oras namin ay 8:16 ng umaga. At ngayon ay maglalaba ako nitong damit ni Madam at saka maglinis ng CR. So yan guys, katatapos ko lang maglaba. Kunti lang yung nilaban ko, yung damit lang ni Madam. Tapos naglinis lang ako ng CR. So as in, paglabas ko guys, gutom na gutom ako at saka medyo basa pa itong mga pajama ko ba. So kakain ako ng, kasi si Madam mamaya pa yan siya gigising. So yung tiyan ko, kutoy na guys. Gutom na gutom ako. Kasi ang oras namin ay 8:45 na. Gutom na ako. Mamaya pa yan siya gigising kasi late siya natulog kagabi. Siguro mga 2 o'clock pa siya natulog kasi hindi daw siya makatulog. Nandito lang siya sa mesa, nag-study siya. At ito na nga guys, 9:30 ng umaga, hindi ko na natiis ang gutom kaya gumawa na ako ng chai or tea at ito na ang nangyari sa akin. Tweng, 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 teng, 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 teng. Ang hirap kapag magutuman, ang sakit sa ulo, nakakabaliw. Pero kumain naman ako ng croissant kanina, kaya okay lang yun. At ngayon ay mag-quarter to 10 na, kaya gigisingin ko na talaga yung amo kong babae at kakain na kami. Pagkatapos namin nagagahan ay ito na nga, nag-arrange kami dito sa cabinet niya at may nakita kami mga album. At ang oras namin ay 11:10 na ng umaga. Natapos ko na nga nilinis at itong amo kong babae ang nag-arrange ng mga gamit dyan sa loob ng cabinet ba para alam daw niya kung ano yung nasa loob. At ito na nga, ngayon ay tumingin na kami ng album. At ang tagal namin natapos tumingin ng mga album kasi mayroon pa mga story-storytelling si Madam. Kaya ang hirap tapusin kapag ganito na, kapag siya na mag-storytelling ba. Ay, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.